Sa putok ito, balikan po natin si NCRPO Chief Major General Jose Melencio Nartates Jr. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Magandang tanghali, Cheryl, at saka pakinig natin. Magandang tanghali. Major General, maagang sinimulan po ng iba't ibang grupo itong kilos protesta ngayong araw ng SONA. May nagsunog din ng effigy na una nyo na pong ipinagbawal. Ano po ang aksyon nyo laban sa mga pasimuno po rito? Hello sir, can you hear me? Cheryl, medyo nag... Putol-putol po. Okay, ulit po. Apo, I'm asking about dito po sa mga iba't ibang grupo po ng nagkilos protesta ngayong araw at may mga nagsunog nga din po ng effigy na sabi nyo nga po ay bawal ito. Ano ang aksyon po ng ninyo dito laban sa mga pasimuno? Tama po yan. Ang ating mga pulis, operatiba, kompleto po yan. Meron po tayo dyan sa security at may nag-iimbestiga po at meron po intelligence sa aspect po kung saan na dinocument natin lahat ng mga pangyayari. These pieces of evidence will be collated and assessed such that we will file the necessary charges against the prosecutor's office on ordinary filing na lang po upon identification of those who may be involved in violation of BP 880, particularly Section 13 and Paragraph G. And sir, bukod po dyan, may naitala ho ba tayong ibang untoward incidents? Napakaganda po ngayon, except for those scene violations. Napakaganda po, very smooth po, lalo-lalo na yung preparation ng ating kapulisan or the security task force. Kasama na rin dito yung mga iba't ibang ahensya. And as well as itong ating mga protesters, whether rallies or protesters, ay naging matiwasay naman. Dito sa Metro Manila, iba't ibang grupo po, as far as dun sa isitan, they tried to go forward papuntang Mindiola, pero ito po ay napigilan natin, napakiusapan natin at bumilik sila sa isitan. Sa ngayong oras, nagko-converge na po sila. Yung mga maliliit na mga protesters, nagkalat-kalat po sila. Papunta na po sila ngayon dito sa Commonwealth. Particularly, hanggang dito lamang po sila sa bandang Diliman Doctors Hospital kung saan dyan sila binigyan ng kaukulang permit, particularly yung grupo ng Sanlakas at grupo ng Abayan at iba't ibang grupo po yan. Binigyan po sila ng permit 9:30 to 11:30 yung Sanlakas at alauna hanggang alas 5 ng hapon grupo ng bayan. Ito nga po, nabanggit nyo na marami, libo-libo po ang nakatakdang magprotesta ngayong araw. Paano po nyo ito pinaghandaan? Okay, with the scene projection of rallies and protesters, whether anti-government and or pro-government, pinaghiwalay po natin yan. And so with the number of protesters, umabot po ng 8,000. And so with that 8,000, kailangan natin silang ma-ensure yung protection din nila, whether they are rallies. At meron din pong kumikit-kumulang na 2,000 dito sa ating House of Representatives. Nandiyan po ang ating mga VIPs, nandiyan po ang presidente, nandiyan po yung mga makikinig sa SONA at iba't ibang mga ahensya ng gobyerno nandiyan po. And, we ought to secure these personalities and pati na rin po itong mga protesters natin. So we deploy the necessary resources that we have. Starting noong Biyernes, meron na po kami initial deployment, skeletal pa lang po yun, hanggang alas 3 sa madaling araw or 4 a.m. this morning, nakadeploy na po sila lahat. And so far po ba hanggang ngayong araw, wala naman po tayong namomonitor na banta? Yung banta po is as of now, napakababa po ng threat level. But with that low threat, mas maganda po ay
minaximize po natin yung the highest security level na ilalagay po natin dito sa activity na ito. Major General, papalo po sa halos 23,000 na mga pulis ang ipinakalat ninyo para magbantay sa seguridad ngayong araw. Although the past years, more or less, ganito rin po, no? More than 20,000 din ang ipinapakalat na pulis. Pero patuloy, may puna pa rin ang ilan na overkill daw po ang bilang na ito. Ano po ang sagot nyo rito? There's no such thing as overkill in any preparation. Especially when we are talking about the security aspects. Ito, nandiyan po ang ating presidente. Nandiyan po ang iba't ibang VIPs. Hindi lang sila ang pinoprotektahan po natin dito. Pati na rin yung mga tao na nandito sa kalsada, lalo-lalo po itong protesters. Whether government or pro-government or anti-government. Kung term dito sa ICT or Information Communication Technology, Alright, nag-freeze lamang po. Nagkaroon tayo ng problema sa komunikasyon. But marami pong salamat sa inyong oras, NCRPO Chief Major General Jose Melencio Nartates Jr.